Magsitayo po ang lahat. Sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala, patawarin yari kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, pangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayong lahat ay tinipo ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming pawang may kahinaan at upang kami maipagsanggalang, iabot mo sa amin ang iyong kanang kamay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong Panginoon, ang siyang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawala ng agos ng tubig. Muling itatayo na mga lingkod ko ang kutang na durog, muling itatayo sa dating pundasyon, makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang moog. Mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay. Sinabi pa ng Panginoon, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo't
huwag maglalakbay, ni gagawa o maghuhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupang ibinigay ko sa inuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapamahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Poon ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako. Ako'y iyong dinggin. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Tumayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng puong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanan. Nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat, at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kaniyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom nakasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid,
kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narinig po natin sa ating ebanghelyo ngayon ang pagtawag kay Levi, isang mangungulekta ng buwis. Kinalaunan po, nakilala natin si Levi bilang si San Mateo. Siya ay isa sa mga naging apostol ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Alam po ninyo, sa kapanahunan ng ating Panginoon, ang mga publikano o mangungulekta ng buwis ay itinuturing ng lipunan na mandaraya, traidor at makasalanan. Bakit po mandaraya? Sapagkat mahilig silang kumuha ng pera o salaping mula sa kanilang kapwa Hudyo. At traidor naman sapagkat nagtatrabaho sila para sa mga Romano. Kung si Levi o si San Mateo ay isang publikano at itinuturing ng lipunan na makasalanan, bakit siya napiling maging apostol ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno? Dito po ay nais kong magbahagi ng dalawang mahalagang punto sa ating pagninilay. Unang-una, ang pagmamahal ng Panginoong Hesukristo ay para sa lahat. Uulitin ko po, ang pagmamahal ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ay para sa lahat. Hindi lamang po ito para sa mga mabubuti at mga banal. Hindi lamang ang mga iyon ang minamahal at kinakalinga ng ating Diyos, kundi pati ang mga makasalanan. Espesyal sa puso ng ating Panginoon ang isang makasalanang marunong magsisi. Nais ko lamang pong linawin, hindi nais ng Diyos ang kasalanan. Mahal niya ang mga nagkasala bilang tao at bilang kaniyang anak. Kaya naman, ang kaniyang pagmamahal ay hindi nauubos sa kabila ng ating napakadaming mga pagkakasala. Ibig sabihin nito, ang Diyos sa kaniyang pagmamahal, inaasahan tayong magbalik loob. Uulitin ko po, ang Diyos na lubos-lubos ang pagmamahal sa atin ay inaasahan at hinihintay ang ating pagbabalik loob. Araw-araw po ay binibigyan niya tayo ng pagkakataon upang magbago, magsisi at maging matuwid ang ating pamumuhay. Mas malaki, mas malawak, at mas makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos kaysa sa kasalanan ng sanlibutan. Ikalawang punto, isa sa panawagan ni Kristo
sa kaniyang pakikipamuhay sa sanlibutan ay ang panawagan ng pagbabalik loob. Ibig sabihin, isa sa mga dahilan kung bakit isinugo ng Diyos Ama ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ay dahil sa panawagan ng pagbabalik loob. Narinig natin sa Ebanghelyo ang sinabi ng ating Panginoon, "Sumunod ka sa akin." Tumindig noon si Levi at sumunod ito. Hindi nag-alinlangan at hindi nagdalawang isip. Hindi madali ang sumunod sa Diyos. Ang pagsunod sa Diyos, unang-una, nangangailangan ng pagbabalik loob. Mahihirapan tayong sumunod sa kalooban ng Diyos, malibang pagsisihan muna natin ng buong puso ang ating mga kasalanan. Kaya nga hindi madaling sumunod sa kalooban ng Diyos. Subalit mahirap man ito, lagi kong sinasabi, ito ay posible. Makakayanan natin ito dahil ang Espiritu ng Diyos ay laging naririyan upang gabayan at tanglawan tayo tungo sa landas ng paghilom at kabanalan. Si San Mateo po o si Levi noon ay naging apostol ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Nangako siyang ibabalik sa kaniyang mga kababayan ang nadaya niya ng labis-labis na singil. Sa makatuwid, tinalikuran ni San Mateo ang kaniyang lumang buhay, ang kaniyang masamang gawain, at sumunod sa Panginoon upang magbalik loob at magbago ng buhay. Kaya naman mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, makikita natin na ang habag at pagmamahal ng Diyos ay para sa ating lahat. Maging banal ka man o makasalanan, maging mabuti ka man o masama, anumang estado natin sa ating lipunan, nais ng Diyos, tayong lahat magbalik loob. Kung ipapaabot natin ang ating kamay sa ating mga kapatid ng nangangailangan, mas lalong nagiging makahulugan ang ating pagbabalik loob. Kaya nga po tulad ni San Mateo, ay patuloy tayong inaanyayahan at binibigyan ng pagkakataon upang sumunod sa ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Magbagong buhay at maglingkod sa Diyos. Nawa hindi masayang ang pagkakataon na patuloy na ibinibigay sa atin ng ating Ama. Sumunod tayo sa ating Panginoon. Hindi tayo mabibigo. Tayo ay kanyang sasamahan at pagpapalain. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na tapat. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, dumating si Kristo upang iligtas ang mga makasalanan. Buong kababaang loob sa pagtugon sa kaniyang tawag, ilapit natin sa Ama ang ating mga panalangin. Sa bawat kahilingan, ang atin pong itutugon, banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ang simbahan naway maituring bilang isang tahanan na nagpapagaling para sa mga mahihina
at makasalanan, manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa tulong ng mahal na Birheng Maria, naway mamayani ang kapayapaan sa bawat bansa, sa buong mundo, sa pamamagitan ng habag na ipinakikita nila sa isa't isa. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa ating bansa, naway maghari ang pagkakaisa, bunga ng paggalang ng mga mamamayan sa isa't isa. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa lugar ng ating hanap buhay at maging sa ating mga pamilya, naway hindi tayo manguna sa pamimintas sa ating mga kasama. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ama, sa panahong ito ng Kwaresma, bagamat hangad naming maging matuwid, nawa ay iadya mo kami sa pagiging labis na mapagmatuwid. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang paghahain ito ng iyong pakikipagtipan at ng aming pagsamba. Maganap nawa ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapagpapahayag ng aming utang na loob sa iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami
ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay kay isa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila,
at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakadami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo na inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim ng Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na piging ay mapakinabang nawa sa buhay mong bigay sa amin at maitaguyod nawa kami hanggang aming sapitin ang iyong maligayang piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay, at ligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulualhati ka namin.